Si Elena ang nag-iisang pamangkin ni Bettina, isang matandang dalaga. Nang sumakabilang buhay ito, ay kay Elena na niya inihabilin ang lahat ng kanyang ari-arian, kasama na ang matandang bahay nito sa kanilang probinsya. Isa sa kahilingan ni Bettina, bago ito tuluyang bawian ng buhay, ay ang pagtira ng dalaga sa kanyang naiwang bahay. Kaya naman ang malaman ito ni Elena, ay agad na nagpa siya ang dalaga na tirahan nito bilang respeto at pagpapakita ng utang na loob sa namayapang siyahin. Samantala, wala pa halos isang buwang nakakalipat ang dalaga sa bahay ng kanyang siyahin, ngunit nampulan na siya kaagad ng samot-saring kismis na kung minsan pa nga ay harap-harapan pa nga niyang naririnig. Yan ba yung sinasabing pamangkin ng namatay na mangkukulam? Dinig ng dalaga na sinabi ng isang ale sa kausap nitong kapwa chismosari. Narinig pa ng dalaga na mahilig daw ang kanyang tiyahe na maglaba ng mga maliliit na manika at isinasampay raw nito iyon sa kanyang bakuran. Hindi na lamang inintindi ni Elena ang mga sabi-sabing iyon ng mga tao sa kanyang paligid dahil alam niya naman kung ano ang totoo. Kilalang kilala niya ang kanyang tiyang Bettina. Napaka-reliyosa nito. Sa katunayan nga niyan, ay marami itong koleksyon ng mga Biblia na iba-iba ang mga salita. Nakatabi ito sa mismong silid ng matanda. Sa kabilang dako naman, ay naisipan ni Elena na maghanap ng trabaho malapit sa bahay ng kanyang tiyahe, kung saan siya ay lumipat. Maswerte naman at agad siyang natanggap sa isang hotel bilang isang room attendant. Kadalasan hanggang gabi ang shift niya kaya naman gabing-gabi na siya nakakauwi ng bahay. Isang gabi habang papauwi na ang dalaga, ay nakita niya si Aling Clara na binabasbasa ng gate ng kanyang bahay. Ang matandang ito ang isa sa nagpapakalat na mangkukulam ang kanyang yumaong tiyahe. Mawalang galang na po, Aling Clara. Ano pong ginagawa niyo? Usisa nang naiiritang si Elena sa matanda. Hindi mo ba nakikita ang ginagawa ko? Winiwisigan ko ng agwa bendita ang harapan ng bahay mo. Baka nakatara pa rito yung kaluluwa ni Bettina. Paano ba naman kasi, noong tumambay lang kaninang hapon yung apo ko dito sa harapan, pagsapit ng gabi ayon, nilalagnat na. Eh ano po bang ibig niyong sabihin? Kasalanan ba ng tiyahin ko kung bakit nagkasakit ang apo niyo? Ganun po ba? Napipikong tanong ng dalaga. Ikaw na ang nagsabi niyan, hindi ako. Baka nga pati ikaw kagaya rin ng tiyahin mo eh. Baka sa'yo ipinamana ang kanyang kapangyarihan. Hindi na itinuloy pa ng matanda ang kanyang sasabihin, bagkos ay tumalikod na ito sa dalaga at tuluyan na ngang umalis. Napabuntong hininga na lamang si Elena at saka tuluyan nang pumasok sa loob ng bahay. Gusto niyang awayin ang matandang babae lalo pat ang hinahamak nito ay ang kanyang tiyahing na mayapa na. Ngunit pinigilan niya na lamang ang kanyang sarili ng mga sandaling iyon. Dahil bukod sa hindi naman totoo ang mga sinasabi nito, ay matanda na ang babae, kung kahit ayaw na lamang niyang patulan pa. Kinabukasan, naglalakad papasok sa kanyang trabaho si Elena nang marinig niyang tila siya ang kinakantyawan ng mga batang naglalaro sa daan. Ah, mangkukulam, sigaw ng isang pilyang batang babae. Hindi, mali naman kayo. Sabi ng nanay ko, mangbabarang daw yan. Sabat naman ang isang batang lalaki at sa kasabay na nagtawanan ng mga ito. Hindi na lamang ito pinansin pa ng dalaga. Mga bata lang naman kasi ang mga ito. Sa isip niya, baka naririnig sa mga magulang kaya gumagaya. Ngunit ang pinangangambahan ng dalaga ay ang posibilidad na kumalat sa kanilang lugar ang maling akusasyon ng mga ito sa kanyang tiyahin at maging sa kanya na maging dahilan upang pagkaisaan siya ng mga tao sa kanilang lugar. Hanggang sa isang araw ay nangyari na nga ang kanyang pinangangambahan kung saan bawat batang nagkakasakit sa kanilang lugar ay siya ang pinagbibintangan na may kagagawan. Mabuti na nga lang at hindi naniniwala ang kanilang barangay chairman sa mga binibintang ng kanyang mga kalugar. Sa halip ay pinagtatanggol pa siya nito. Isang umaga ay nagulat na lamang siya nang biglang dumating sa kanyang bahay si Aling Clara. Parang awa mo na, iha. Tanggalin mo na yung sumpa sa anak ko. Nagsusumamong pahayag nito sa kanya. Nagulat sa Elena si tinurang iyon ng matanda. Ho, anong sumpa ang sinasabi niyo? Wala akong ginagawang masama sa anak niyo. Anong wala? Huwag ka nang magsinungaling. Alam kong kinula mo siya. Nang minsan daw siyang nagtapon ng isang sakong basura sa bakuran niyo,
ay bumilang lang ng ilang araw. Nagkaroon na siya ng maliit na bukol hanggang sa palaki na ng palaki. At ngayon ay namamagana ang braso niya. Alam kong nagkaalitan tayo noon. Pero sana naman, tanggalin mo na yung sumpa. Huwag mong itamay ang anak ko. Aling Clara, huwag po kayong mangbibintang ng ganyan sa akin. Wala po akong ginagawang masama sa anak nyo. O sa kahit na kanino mang tao dito sa lugar natin. Lumaki po akong makadiyos. Kaya wala po talaga akong kinalaman sa nangyayari sa anak nyo. Kung ako po sa inyo, ay ipapatingin ko na lamang po yan sa doktor. Paliwanag ni Elena. Bigla siyang nagulat ng muli siyang pagtaasan ng boses ng matanda. Huwag kang magmangmangan pa. Isa ka rin namang mangkukulam gaya ng tiyahin mo. Lubayin mo na ang anak ko. Dahil kung hindi mo tatanggalin ang karamdaman na ipinataw mo sa kanya, idedemanda kita. Pagbabanta pa nito at dali-dali nang ang umalis sa harapan ng kanyang bahay. Dahil dito ay napasapon na lamang sa loo ang dalaga. Naguguluhan siya kung ano ang gagawin lalo na't ang tingin sa kanya ng mga tao ay isa ng mangkukulam. Dahil doon ay lumapit siya sa pari ng kanilang parokya upang humingi ng payo sa dapat niyang gawin sa bagay na ito. Doon ay pinayuan siya ng pari na walang dapat nakatakutan kung hindi naman totoo ang paratang na iyon sa kanya. Matapos ng kanilang pag-uusap ay pinilit ni Elena na mamuhay ng normal at huwag na lamang intindihin ang sinasabi ng ibang tao sa kanya. Lalo't wala naman talaga siyang ginagawang masama sa mga ito. Ngunit isang araw, hindi niya akalain na mas lalala pa ang sitwasyon sa kabila ng kanyang pag-iwas at hindi pagpansin sa mga ito. Habang siya ay papauwi na, ay nagulat na lamang siya nang makitang may sunog malapit sa kanyang bahay. Dali-dali niyang binilisan ang paglalakad at doon ay naabutan niya na ang bahay niya pala ang natutupok ng apoy. Agad naman siyang nagpatawag ng bombero kaya agad din itong napula ang apoy. May kutob siyang isa sa mga nag-aakusa sa kanya na mangkukulam ang gumawa ng bagay na iyon. Kahit agad siyang nagtungo sa police station para i-report ang nangyari. Nangako naman ang mga otoridad na paiimbestigahan ang nangyari sa kanyang bahay. Hanggang sa isang araw, tinawagan siya ng isang pulis na may hawak ng kaso. Hello Chief, ano pong balita? Alam niyo na po ba kung sino ang may gawa ng sunog? Tanong niya rito. Napatango naman ito habang nagsasabi ng, Oo, pero dapat tayo lang muna ang dapat na makaalam nito ma'am. Nagbahay-bahay kasi ako sa mga taong hindi ka pinaparatangang mangkukulam. Hanggang sa may nakausap ako, isa sa mga kapitbahay mo. May CCTV daw po siya na pwedeng i-review. Doon ay nakita namin si Wilson na siya ang nagsunog ng bahay niyo ma'am, ang anak ni Aling Clara. Dito nang laki ang mga mata ng dalaga. Kailan lang kasi sinabihan siya ng matanda na may karamdaman daw ito. Sa papaanong paraan po niya sinunog ang bahay? Tanong niya rito. Pumasok siya sa loob ng bakod at dahil siguro nakalakang pintuan at gusto rin niya sanang manloob, nagbuhos na lamang siya ng gasolina sa pinto. Mabuti na lamang ay nakauwi na kaagad kayo. Kaya't para hindi siya makita, umakyat siya sa bakod at mabilis na nilisan ang bahay niyo. Salaysay ng pulis sa dalaga. Napakunot noon na lamang si Elena habang nagsasabi ng, Kakasuhan ko po yung lalaking yon. Isa pa po, nagsisinungaling lang pala si Aling Clara. Ang sabi niya ay may bukol raw sa braso si Wilson na yon dahil kinulam ko raw po. Pero siya pa yung nagsunog ng bahay namin. Magagawa ba yun ng isang may sakit na tao? Naninira lang pala talaga yung mag-ina na yon. Kaya pati si Aling Clara ay kakasuhan ko na rin. Napatango naman ang pulis. Kaya naman agad siyang nagtungo sa police station upang magsampa ng kaso sa mag-inang Clara at Wilson. At nang makarating na nga sa mag-ina ang isinampang kaso na Elena, ay todo ang pagmamakaawa ng dalawa sa kanya. Nagmamakaawa ako sa iyo, iha. Huwag naman sanang umabot sa ganito. Totoo naman na may bukol ang anak ko na hanggang ngayon ay hindi pa rin gumagaling. Pangatwiran pa ng matandang babae. Bakit ba lagi kayong may binibitawang makahulugang salita? Kahit nagmamakaawa na kayo, ano po ba talaga ang gusto niyong palabasin na mangkukulam ako at may namana ako sa tiyahin ko? Tanong na Elena. Hindi naman sa ganun. Nagsasabi lang ako ng totoo. May bukol siya at hindi pa gumagaling. Nagawa niya lang siguro yon dahil sa matinding galit sa'yo. Naisip siguro ni Wilson na baka katulad ka rin ng tiyahin mo na nangkukulam. Taas ang sabi ng matanda na may pagmamakaawa sa dalaga. Pero sa halip na maawa, napangisi na lamang ang dalaga. Maawa? Eh hindi nga siya naawa sa akin eh.
Mawawalan ako ng tirahan sa oras na tuluyan niyo yung tupukin ng apoy. At ano ang ebidensya mo ng mangkukulam si Kang? Sa patuloy niyong pagbibintang sa namatay kong kamag-anak, lalo lang tuloy na dadagdagan ng galit ko. Hindi ko kayo kakaawaan. Ipapakulong ko kayo. Diretsong payag ng dalaga. Napahagulgol naman si Wilson. At ipinakita pa nito ang kasing laki ng santol na bukol nito sa braso. Naniniwala na ako na hindi ka mangkukulam. Pero konting konsiderasyon naman sa karamdaman ko. Totoo itong bukol ko. At gusto kong magpagaling. Huwag mo naman kaming ipakulong ni nanay. Mahawa ka naman sa amin. Patawarin mo sana ako sa nagawa kong kasalanan. Hindi ko kayo bibigyan ng konsiderasyon dahil malaki ang ginawa niyong perwisyo sa akin. Ipinagkalat niyo pa na lahi kaming mangkukulam. Ang mga katulad niyo na masama ang ginagawa ay mas masahol pa sa isang tulay na mangkukulam sa sama ng ugali niyo. Pasensya na, pero kahit may sakit ka, ay kailangan yung pagbayaran ng ginawa niyo sa akin ng nanay mo. Mahirap maakusahan at pagbintangan sa bagay na hindi naman totoo. Kaya naman agad na dinala ang mag-ina sa presinto. Samantala na pag-alaba naman ng dalaga na cancer sa buto ang sakit ng lalaki. Ayon ito sa pulis na nakausap niya. Pilit lang raw talagang ibinibintang sa kanya ang pagkakasakit nito. Nang malaman niyo ni Elena, ay nakaramdam siya ng awa and at the same time, pagkainis sa mag-ina. Dahil sa pagpapakulong ng mag-ina, ang buong akala ng dalaga ay doon na matatapos ang kanyang kalbaryo. Ngunit hindi pa pala. Muli na naman siyang pinagbintangan ng isang pamilya. Dahil umano sa pagkakaroon ng pulot-pokyutan o bahay ng bubuyog sa puno ng mangga ng pamilyang ito. Madalas umano daw silang makagat. Napailing na lamang si Elena sa loob-loob niya. Magkaso sila kung ang paniniwala nila ay isa siyang mambabarang. Batid naman kasi niyang mababasura lamang iyon dahil hindi pinaniniwala ng batas ang patungkol sa mga supernatural. Isang hapon, habang siya ay nasa trabaho at nililinis, biglang pumasok sa kwarto ang kapwa niya room attendant na si Diana. O Diana, anong ginagawa mo rito? Natapos mo na ba yung natitirang kwarto na naka-assign sa'yo? Pati pa niya rito. Oo, tapos na. Pauwi na nga ako eh. Hintayin kita sa labas ha? Gumala naman tayo mamaya pagkatapos mo dyan. Hindi ba last room na yung nililinisan mo? Tanong ni Diana. Oo, last na nga ito. Mag-out na rin ako pagkatapos ko rito. Teka, saan ba tayo pupunta? Kahit sa mall lang. Napangiti naman si Elena dahil sa ideya ng kaibigang mamasyal. Halos gabi na nang sila ay maghiwalay ni Diana. Samantala nang makauwi na siya sa kanyang bahay, ay hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Kaya naman napagpasyahan niyang maglinis muna ng kaunti. Kasalukuyang nagwawalis siya nang may napansin siyang isang lumang doormat. Malapit doon sa CR. Napakunot ang nonya dahil ngayon niya lamang iyon napansin. At baka binabahay na ang ilalim nito ng kung ano-anong insekto. Nang maiangat niya na nga ito, tama ang hinala niya na may mga ilanilang alupihan roon. Pero natigilan na lamang siya nang malamang isa pala itong lihim na pintuan na meron pang ang padlock. Sa loob-loob niya, ay ano kaya ang makita roon? Ngayon niya lamang kasi napatid na meron palang underground ang bahay ng kanyang tiyahe. Natatakot naman siyang pasukin iyon dahil baka kung ano ang makita niya sa loob. Pero sa loob-loob niya, siguro ay mga lumang gamit lamang ang nakalagay roon. Kaya tinapos niya na lamang ang kanyang ginagawa pagkatapos ay tulog na siya. Napagpasyahan niya na lamang na sa susunod na lamang niya yun bubuksan. Lalo't wala naman sa kanya ang susi nito. Kinabukasan, habang nasa tindahan siya at may binibili, bigla siyang tinanong ng may-ari ng tindahan. Ikaw yung pamangkin ng mangkukulam ano? Bigla namang nagpantig ang tenga ni Elena. Hindi mangkukulam ang tiyahin ko. Sino ka ba para pagpintangan ng tiyahin ko? Kilala mo ba siya? O nakikismis ka lang rin? Aba, hindi lang pala kayo lahi ng mangkukulam. Bastos ka rin pala no? Hoy, hindi ako chismosa, no? Kasalanan ko bang umabot hanggang dito ang baho ng pamilya mo? Palaban na tugon ang manang. Para sabihin ko po sa inyo, marunong po akong gumalang at rumispeto sa mga taong kagaling-galang. Eh sa tingin ko sa inyo, mas bastos pa po kayo sa akin. Tahas ang wika ni Elena sa matandang tindera. At agad na nga siyang umalis bago pa siya may masabing hindi maganda rito. Ngunit hindi pa siya gaanong nakakalayo, ay narinig niya na ang sinabi ng matanda na sa oras na may magkasakit sa lugar nila, siya ang sisisihin dahil siya raw ang nagmana.
Napapailing na naiinis na lamang siya. Sa loob-loob niya, ganoon ba talaga ang matatanda? Kahit moderno lang ang panahon, ay napapaniwala pa rin sa mga kababalaghan na hindi naman nangyayari sa totoong buhay. Kaya naman isang gabi, habang sabay na umuwi si Elena at Diana, "Ano? Napaghihinalaan ka namang kukulam sa ganda mong yan?" Sambit ni Diana. "Nako, yan ang mahirap sa mga taong tismosa eh. Kung ano-ano na lamang yung ginagawang kwento, kahit hindi naman totoo. Pakalat na pala ng pakalat ang chismis patungkol sa'yo." Sambit ni Diana. "Oo nga eh. Ngayon ko lang nakwento sa inyo ang nararanasan kong to. Baka kasi maniwala ka na rin na ganun ako. Napag-isip-isip ko nga na lumipat na lamang muna ng lugar para hindi na nila ako pag-usapan pa." Wika ni Elena. "Teka nga, matanong ko lang, naniniwala ka ba sa mga mangkukulam?" "Hindi no. Alam mo ba yung papa ko dati? Nagkasakit rin yun. At ang hinala ni mama, baka nakulam daw dahil kakaiba rin ang nararamdaman nun. Nang ipatingin sa albularyo, ang sabi ay ganoon nga, pinagkatuwaan siya. Nagpayo naman ang manggagamot na uminom ng herbal at magsindi ng kandila. Pero imbis na gumaling, lalo lang lumala ang kalagayan ni papa. Kaya dito na nakapag-isip si mama na ipatingin na si papa si isang espesyalista. Doon ay nalaman namin na may malalang karamdaman na pala si papa. Hindi pala totoo ang kulam. Mabuti na lamang inaagapan si papa kahit gumaling pa siya. Pero may iba tayo. Alam mo Elena, mukhang tama yung naisip mo. Nalumipat muna ng tirahan para naman lubayan ka na ng mga kapitbahay mo." Wika pa ni Diana sa kanya bago sila tuluyang maghiwalay ng daan. Nang nasa bahay na si Elena, nagluto siya ng ulam para sa kanyang hapunan. At pagkatapos niyang kumain, sinubukan niyang hanapin ang susi sa underground para naman makapasok siya doon at nang malaman niya kung ano ang mga nakatago roon. Nagsimula siya sa mga sulok-sulukan, pati na rin sa ilalim ng lababo, pero wala siyang nakita. Nang subukan niyang walisin ang ilalim ng aparador, meron siyang narinig na kumalansin, kaya't kinuha niya iyon. Nalaki naman ang mga mata niya nang makita na susi ito. Kinuha niya ang flashlight at walang ano-ano ay binuksan niya ito. Puro alikabok ang sumasalubong sa kanya, kaya tinakpan niya na lamang ang kanyang ilong. Naaninag niya na may hagdanan pababa kahit bumaba siya roon. Pagkababa niya, ay mamasa-masa ang sahig at mabuti na lamang ay nakasuot siya ng makapal na tsinelas. Inilawan niya ang paligid at ganoon na lamang ang pamimilog ng kanyang mga mata. May nakita kasi siya ng mga nakasabit na manika at hilehilera pa ang mga ito. Sa isip-isip niya ng mga sandaling iyon, sumalangit nawa ang kaluluwa ng tiyahin niya. Pero makong totoo ata ang pangaparatang ng mga tao sa kanyang tiyahin at dumagdag pa sa kanyang takot na marami pang ipis na nagsisiliparan roon. Kahit natataranta na lamang siyang umakyat sa hagdanan para makalabas na sa nakakatakot na lugar. Hindi siya gaanong nakatulog ng sandaling iyon dahil sa kakaisip kung ano pa bang lihim ang itinatago ng yumaong tiyahin. Kinabukasan habang break time nila Diana at Elena, "Oh girl, bakit parang wala ka pang tulog? Laki ng eyebag mo ha." Usisa niya kay Elena. "Oh girl, talagang wala pa talaga akong tulog sa nakita ko sa bahay ng tiyahin ko kagabi." Tugon niya sa kaibigan. "Nakita ko kasi ang daming manika ni Chang na nakatago sa ilalim ng bahay niya." Kunot naman ang noo ni Diana sa tinurang iyon ng kanyang kaibigan. Ngunit hindi niya ito pinansin. Sa halip ay tinanong niya ang dalaga ng, "Hindi ba matandang dalaga ang tita mo? Baka bunga lang yun ang pagiging malungkot niya sa buhay. Kaya kung ano-ano na lamang ang mga kinukolekta niya. Alam mo, kasi apektado ang mental health kapag nag-iisa lamang sa buhay. Teka nga girl, matanong ko lang, paano pala sa'yo pinamana ang bahay?" "Sa totoo lang, nang namatay ang mga magulang ko, natuto akong mamuhay ng mag-isa. Nang biglang mamatay ang tiyahin ko, dahil sa atake sa puso, nakatanggap ako ng tawag mula sa attorney ni Chang. Nawala na nga raw si Chang Bettina. Dahil sa matandang dalaga ang tiyahin ko, ako na lamang ang nag-iisang malapit na kamag-anak niya. Kung kaya gumawa siya ng last will, na kapag dumating raw ang araw na mawala na siya, ay sa akin niya raw ipapamana ang bahay at ang mga ri-arian nito." Kwento ni Elena sa kaibigan. "Alam mo girl, tingin ko yung sikretong itinatago yung tiyang mo sa bahay niya. Base kasi sa kwento mo,
Bakit hindi mo alamin para naman matapos na yung agam-agam mo? Sumasayaw ni Diana sa kaibigan. Kaya naman pag-uwi niya, ganoon nga ang ginawa niya. Muli siyang bumaba sa underground. Subalit hindi pa man siya nakakapalibot-libot, ay bigla na lamang siyang tinindigan ng balibo sa buong katawan. Paano ba naman? Meron siyang narinig na isang matinis at pamilyar na boses na tumatawag sa kanya. Ora mismo ay patakbo niyang inakyat ang hagdanan para makalabas sa sikretong kwarto na iyon. Kulang na lamang ay sumigaw na siya at humingi ng tulong dahil sa paulit-ulit siyang tinatawag ng pamilyar na boses. Nakahinga na lamang siya ng maluwag nang may sarado niya na ang pintuan. Ano ba yung naririnig ko na iyon? Hindi ako nagkakamaling boss yun, Chang. Hindi kaya totoo ang hinala sa kanya ng mga taga rito patungkol sa kanyang pagkatao? Mukhang tama nga si Aling Clara. Parang gumagala pa rin ang kaluluwa niya rito. Kailangan bukas na bukas ay mag-impaka na ako. Hindi ko kakayanin na mag-isa rito. Nakakatakot. Nakakabaliw. Wika niya sa sarili. Kaya sa sumunod na araw ay nag-impake na nga siya at naganap ng panibagong matutuluyan. Maswerte naman siyang nakatagpo ng murang apartment sa medyo malapit sa trabaho niya. Pagkatapos ng kanyang duty, nagtungo siya sa tirahan nila Diana para may makausap. Ano? Totoo ba? Narinig mo yung boses ng tiyang mo? So naniniwala ka ng mangkukulam nga siya? Pero napaka-imposible nun. Dahil ang mga namayapa na, hindi na yung nagpaparamdam pa. At lalong-lalo nang hindi totoo ang mga mangkukulam dahil sa horror movie lamang yun napapanood. Payag nito sa kanya. Pero girl, narinig ko na talaga yung boses niya eh. Papupumilit pa niya rito. Baka naman guni-guni mo lang yon. Kaya kung ano-ano na ang naisip mo dyan, harapin mo ang takot mo para matuklasan mo kung ano ba talaga ang meron sa underground na yon. Sandaling napaisip si Elena. Sa totoo lang ay ayaw niya na munang bumalik sa bahay na yon. Dahil hanggang ngayon, ay malinaw pa rin sa kanya ang nakakilabot na boses ng tiyahe niya na patuloy na umalingungaw sa tenga niya. Pero may bahagi sa isip niya na sa susunod na araw pag okay-okay na siya, ay babalikan niya ang bahay. Hanggang sa isang araw, ay bigla na lamang siyang nagkaroon ng lakas ng loob na muling puntahan ang bahay ng tiyahe. Pero sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, ay bigla na lamang may humabol sa kanyang dalawang lalaki at ito ay galit na galit. Narinig pa nga niya ang sigaw ng mga ito na binigyan niya raw ng sakit ang mga anak nito. Dahil isang linggo na raw ang lagnat, ay hindi pa rin gumagali, bagkos ay maayos pang lumalala. Mabuti na lamang at may tricycle siyang pinara, kahit dali-dali siyang nakatakas sa mga ito. Kahit sa mga sandaling iyon, sa apartment police siya na natili. Iyak siya ng iyak ng sandaling iyon. Paano ba naman kasi, halos lahat na lang nata ng tao sa lugar na iyon, ay pinagkakaisa na siya dahil sa maling paratang. At napag-isip-isip rin niya, na delikado ang buhay niya noon kung doon pa siya mananatili. Kinabukasan, ay agad na nga niyang naikwento sa kanyang kaibigang si Diana ang nangyari sa kanya. Naku, tama yung desisyon mo, girl. Huwag ka na munang bumalik noon. Siya nga pala. Bakit hindi na lamang natin paimbestigan kung ano man ang naroon sa sikretong kwarto na yon? Napabuntong hininga na lamang si Elena at maya-maya nagsalita na ito. Pag-iisipan ko muna, girl. Para sa akin, mukhang ako lang muna dapat ang makaalam kung ano man ang meron sa kwarto na yon bago ko ipagbigay alam sa mga pulis kung kinakailangan na talaga. Malakas kasi ang pakiramdam ko na tungkol lang yon sa amin ng tita ko. Makahulog ang tugon ng dalaga. Kaya naman isang gabi, nakiusap siya sa kaibigan niyang si Diana. Nasamahan siya nito sa bahay ng kanyang tiyahe. At dahil nabalitaan niyang may nobyong pulis na pala itong si Diana, ay nakiusap siya na kung pupwede silang samahan nito. Agad namang pumayag ang nobyong pulis ng kanyang kaibigan. Itinuturo niya ang daan papunta sa bahay ng kanyang tiyahe. Hindi naman sila napansin ng mga tao dahil gabi na ng mga oras na yon. Binuksan ni Elena ang pintuan ng bahay at sabay-sabay silang nagtungo sa underground. Ang naunang bumaba ay si Edwin at sumunod na lamang silang dalawa ni Diana. Kahit may kasama na si Elena, damang-dama pa rin niya ang kilabot lalo na't muli na naman niyang narinig ang kaboses ng tiyahe niya na tinatawag ang pangalan niya. Pero agad na naiipsan ang takot niya nang may dinampot si Edwin. Isa itong radio na maraming pindutan at may napakahaba pang antena.
Walang multo, Elena. Isa lang itong detector. Na kapag nakilala ka ng gadget na ito, ay maglalabas ito ng record na galing sa iyong tiyahin. Mukhang nag-record siya bago siya tuluyang atakihin sa puso. Ang lahat ng mensahe na nakapaloob rito ay para sa inyo lang. Sandali, may pipindutin pa ako para mapakinggan ko pa yung iba. Nanlaki naman ang mga mata ni Elena. Hindi ko akalain na yan lang pala yung naririnig kong boses. Sobra akong dinakot ng gadget na yan. May ganyang palang klaseng detector. Halos 5 buwan na rin ang nakalipas bago ako nakabalik rito. Maya-maya pa ay piniplay na ito ni Edwin. At doon nila narinig sa voice record na bukod pala sa bahay, meron pa palang ipinamana kay Elena. At iyon ay ang mga pera na nakapaloob sa manika. Nanggaling raw yon sa bangko ng Chahin. I-withdraw daw nito ang lahat ng naipon. Sinigya pala ng Chahin niya na sa manika ilagay ang mga pera para matakot ang mga tao, lalo na ang mga magtatangkang magnakaw at manloob sa bahay nito. Kumbaga ginawa niya itong parang alkansya. Samantala nang matapos mapakinggan, dito na pag-isip-isip ng dalaga na talaga namang lehitimong akyat bahay nga ang anak ni Aling Clara. Dahil kung hindi ito ganoon, hindi nito makikita ang mga manika sa loob ng mismong tahanan niya. Naging epektibo naman ang plano ng Shahid na takutin ang mga magnanakaw na parang ipinapakita nito na wala itong yaman na itinatago. At sa halip ay puro manika lamang. Pero sa uli, naging masamang dulot naman iyon para sa dalaga dahil siya ang pinagbibintang ang mangkukulam. Pero wala na sa kanya yon. Ang mahalaga ay natuklasan niya na ang katotohanan na meron palang pamana sa kanya ang kanyang shine sa loob ng underground. Nangilid ang mga luha niya sa mga mata dahil talaga namang mahal na mahal siya nito. Samantala, tinulungan siya ng kanyang kaibigang si Diana at ang nobyo nito na tanggalin sa pagkakatahi ang mahigpit na 100 manika para makuha ang pera sa loob. Ilang oras ang inabot nila bago nila nailabas ang lahat ng laman. Limpak na sa labi pala ang mga ito. Kahit hindi batid ng dalaga kung saan ito gagastusin. Hanggang sa yung 30% noon ay napagpasyahan niyang itulong sa mga may sakit sa kanyang kalugar. Nagbahay-bahay siya para abutan ito ng biyaya. Ito ay para sa pampacheck-up sa ospital. Sa pagpapatingin ng mga ito, dito nila napag-alaman na talaga namang may karamdaman nga ang mga tinatamaan ng sakit roon at hindi dahil sa mangkukulam sila. Napahiya na lamang sila. Hindi pala totoo na mangkukulam ang tiyahin niya at maging si Elena. Nagsisisi sila dahil sa pagiging mapanghusga nito. Ipinagtapat na rin ni Elena sa mga tao ang dahilan kung bakit may manika sa bahay. Kahit abot-abot ang paghingi ng tawad ng mga ito sa kanya. Lalo na yung muntika ng manakit sa dalaga. Lumuhod pa nga ang mga ito sa kanyang harapan. Ngunit ipinatayo niya bilang pagpapatawad niya sa mga ito. Patid niya kasi na biktima lamang ito ng kismis na ikinakalat ni Aling Clara at pati na rin ang anak nito. Mula noon ay naging maayos na nga ang pakikitungo sa kanya ng mga tao. Nakapaglalakad na nga siya sa daan at nakangiti na siyang binabati ng mga ito. Samantalang, yung pera ay ginamit niya sa tama. Hindi na siya nagtrabaho at sa halip ay nagnegosyo na lamang siya. Huminto na nga rin sa pagiging room attendant ang kaibigan na si Bianca dahil tinulungan niya na rin ito na magkaroon ng hanap buhay.